Hello guys and welcome back dito sa ating channel. So for today's video, pag-uusapan natin yung mga latest disclosures ng mga kumpanya dito sa ating bansa and papahapihawan natin ng bahagi yung kanilang financials and also i-evaluate natin yung kanilang performance. Nag-improve na ba yung kanilang valuations? Gagamit tayo ng iba't ibang valuation method para ma-determine natin kung ano ba yung average value ng isang company. Now guys, kung ready ka na, stay ka lang. I'll show you how. Tahan muna natin dito sa Ginebra San Miguel Inc. So nag-report sila na mayroon silang 4.5 billion pesos net income sa taong 2022. At tumaas siya ng 9%. Pipindutin natin itong link na yung kumpanya ay mayroong new record sa net income of 4.5 billion pesos, 9% higher than the previous year. The consolidated sales reach 47.3 billion pesos, 11% more than the previous years also, no? So in short, sinasabi lamang sa atin na gumanda yung performance ng company compared sa previous year. Now, sa loob ng isang taon, naglalaro yung kanilang share price ng 96 pesos per share to 160 pesos per share. And kung titignan natin dito yung forward dividend yield ay nasa 2% and yung kanilang PE ratio ay nasa 9.45 pesos per share. Price to cash flow na sa 7 pesos per share. And kung titignan natin ang financial health ng GSMI ngayon, pinapakita lamang sa atin dito ang kagandahan ng kanilang financial position. Ang kanilang current ratio ay nasa 2.4 times, interest coverage na sa 166.38 times. Sinasabi sa atin na 166 times kaya nilang punan yung kanilang interest expense na kinikater. That's a very very healthy position ngayon. And debt to equity na nasa 3% lamang ito. Kung may ownership ka naman dito sa GSMI, may paparating silang dividendo. Ang kanilang ex-dividend date ay sa March 21, 2023. At ang kanilang dividend payment ay sa April 12, 2023. And also yung kanilang dividend na binibigay ngayon sa kanilang mga shareholders ay nasa all-time high na. That's a very good and positive sign para sa mga investor ng kumpanya. And sa tanong na kaya ba nila i-cover ang kanilang dividend ngayon na binibigay, pinapakita dito sa atin na kaya nilang i-cover yan na kanilang earnings and free cash flow. So in short, safe na safe yung dividend ay binibigay nila ngayon sa mga shareholders ng kumpanya. Now in terms of management ng GSMI, ang return on equity 5 years average ay nasa 25%, return on assets ay nasa 14.8%, and return on investment ay nasa 22.32%. So over the past 5 years, pinapakita sa atin ang kagandahan ng management ng company ito. And also over the past 10 years, ang conservative growth rate ng kanilang ROIC ay nasa 11.6%. And pinapakita din also sa atin dito na very very well managed itong GSMI na nire-review natin. Now, sa tanong na undervalue ba itong GSMI, tignan natin dito sa iba't ibang valuation method natin para ma-determine natin and malaman natin kung ano ba yung average value ng GSMI ngayon. Now, kung titignan natin dito sa valuation natin, now, dito sa unang valuation method na ginamit natin, ang fair value ko ay nasa 108.76 pesos per share and then time na nire-review natin ito, ang kanyang current share price ay nasa 145 pesos per share. So dito pinapakita sa atin na nasa sell category ang kanilang share price ngayon. At dito naman sa margin of safety valuation method na ginamit natin, in terms of low assumptions na nasa 5.5% na revenue growth in the next coming 5 years, mid ay nasa 9% and high assumptions na nasa 12%. Na kung titignan natin dito, ang aking nakuhang target price in terms of this valuation method, ang pinaka-low ay nasa 48.74 at ang pinaka-high ay nasa 167 pesos per share. So dito pinapakita din sa atin also na nasa sell and hold ang aking nakuhang ratings dito. Now dito naman sa DCF valuation method, ang nakuha kong intrinsic value ay nasa 217.43 pesos per share. And merong discount rate na nasa 9% and perpetual growth rate na nasa 5.94%. Dito naman sa current intrinsic value, ang akin nakuha ay nasa 112.89 pesos per share and merong net income in trailing 12 months na nasa 4.39 billion pesos. And sa future intrinsic value na merong target income na nasa 5.85 billion pesos and meron akong nakuhang 150 pesos per share. And sa grand formula naman, ang aking nakuha na intrinsic value ay nasa 134.95 pesos per share. And merong growth rate na nasa 5.5%. Ang aking average na nakuha na intrinsic value sa GSMI ay nasa 130.42 pesos per share.
So in terms of this kind of valuation, sinasabi sa atin na ang company ay nasa hold category pa rin hanggang ngayon. Now dito naman sa Ayala Corporation, kung titignan natin dito yung latest disclosure ng company, ang kanilang revenue na nakuha ngayon ay nasa 306.6 billion pesos. Tumaas siya ng 20% compared to the previous year of 2021 ng 20%. At ang kanilang net income ngayon ay nasa 27.4 billion pesos. Bumaba naman siya ng 3.3% compared to the fiscal year 2021. And kanilang profit margin ngayon ay nasa 8.9%, down from 11% compared to the fiscal year of 2021. So yung pagbagsak ng kanilang profit margin guys, because of higher expenses. Mababasa naman natin dito kanilang earnings and revenue history. Noong 2020 talagang bumagsak ang kanilang revenue, talagang naapektuhan sila. And ngayon, unti-unti nang bumabangon yung kanilang revenue at compare sa 2020 na revenue at net income. But however, no, dahil sa pagtaas ng kanilang expenses, yung kanilang free cash flow pa rin ngayon ay nasa negative pa rin. But ang forecast pa rin ng mga analyst sa company ay nasa very positive side pa rin. Ang forecast ng mga analyst sa revenue na nasa 322.20 billion pesos at ang earnings ay nasa 45 billion pesos, free cash flow ay nasa 45.3 billion pesos din. So dito pinapakita sa atin na nasa very positive side ang forecast ng mga analyst sa company ito. Over the past years, yung debt to equity ng Ayala Corporation ay continuous na tumataas iyan. So lagi mong tandaan, alamin mo kung bakit tumataas every year yung kanilang debt to equity para magkaroon ka ng matibay na pundasyon sa pag-invest sa company ito kung meron kang hawak ngayon. And this is the balance sheet snapshot ng Ayala Corporation. Ang kanilang utang ay nasa 552.5 billion pesos. Ang kanilang cash and short-term investment ay nasa 77 billion pesos lamang. Ngayon, alamin na natin yung fair value ngayon ng Ayala Corporation. Ang aking nakuha na fair value ay 749 pesos per share. And ang time na nire-review natin ito, kanyang current share price ay nasa 620 pesos per share. So in terms of this valuation, sinasabi sa atin na ang company ay nasa hold category. Dito naman sa margin of safety valuation natin, ang aking assumption sa sales growth over the next coming 5 years ay nasa 2%, mid 3%, and high ay nasa 6% dito sa Ayala Corporation. Now, ang aking nakuhang target price in terms of low ay nasa 239 pesos per share and high ay nasa 522 pesos per share. Now dito sa DCF valuation method, hindi ko na ginamit ito kasi mahirapan tayo mag-value kasi ang kanilang free cash flow ay negative, positive, negative, negative, positive. So hindi siya consistent, no? Mahirapan ako mag-value nito kaya hindi ko na siya sinama. Pumunta na lang tayo dito sa current intrinsic value. Ang kanyang net income in trailing 12 months ay nasa 27 billion pesos at ang aking nakuhang current intrinsic value sa company ay nasa 763 pesos per share. Samantalang sa future intrinsic value, ang aking nakuha ay nasa 1,287 pesos per share na intrinsic value. Bakit? Kasi yung forecasted ng mga analyst sa net income ng company ay nasa 45 billion pesos. And dito naman sa gram formula, ang aking nakuha ay nasa 316 pesos per share. At ang aking average price na nakuha ko ngayon sa intrinsic value ng Ayala Corporation ay nasa 591 pesos per share. Kung magamit yung template na pinapakita ko sa'yo, panoorin mo lang itong video na to kung paano makuha itong template para magkaroon ka ng idea kung paano mag-value ng isang kumpanya. Okay, so that's it. Hanggang dito na lang muna yung video natin. So maraming salamat sa pag-support and this is Spicy Warrior. Nagpapaalala, invest wisely and see you on the other side.